Good day, it's Teacher Jo. And here's another catch-up video with me before we finally... Yes, we are finally starting a new short series next week. So this is a catch-up video because ang dami pong nangyari during my 1 week, 2 weeks ba? Na hiatus na hindi ako nag-upload. Actually, I'm still uploading sa TikTok mga 1 minute videos lang. I've posted naman the reason kung bakit nga hindi ko muna tinuloy i-publish yung bago nating short series. And the response was overwhelming. I posted that just to be honest with you. Because I really want to publish content in our YouTube channel na the best, na hindi ako mapapahiya. Siyempre. At of course, yung magagamit at makakatulong sa inyo. So, kunyari, tinuloy ko i-publish yung video na ginawa ko, na shinoot ko. Parang I'm betraying you kasi it's really not the best. I was so down at that time na nagshoot ako. Parang hindi ko ma-feel yung passion. It was lifeless. Kaya I decided na wag na lang. And the results nga, as I said, was overwhelming. Hindi ko ina-expect na magiging ganun yung reception ninyo. All the people who are messaging me, who are comforting me, encouraging me, sobrang laking help po. I really look up to those kinds of people kasi hindi po ako ganun. Pero kayo, you do it out of the abundance of your heart. Kaya bless you. And I really, really, God knows this, I thank God for your lives. So that's the intro for this video. We'll start with the catch-up. First and foremost, alam ko naman nakita niyo na rin, and a few people congratulated me already. Thank you so much. We reached 1,000 subscribers! Yes, we finally did it. And I really know that it was possible na magkakaroon ako ng 1K subs last week kasi I was uploading 1 minute videos every day. Consistent po. First on my TikTok and then i-re-upload ko yon kapag na-save ko na yung video from the TikTok sa YouTube channel. I'm still thinking if ipapublish ko ba siya sa Facebook din or sa Instagram din. Which is okay lang naman. Parang magiging paulit-ulit lang siya. I'm still thinking about that. So that's my update number 1. We reached 1,000 subscribers. Pero po, hindi pa po ako monetized ni YouTube. Because meron pa pong isa pang requirement. Here it is. Requirement po ni YouTube na magkaroon tayo ng watch hours. 4,000 watch hours. And as you can see, nasa 1,400 pa lang po ako. Malayo-layo pa po yan. Watch hours meaning kung gaano katagal kayo pinapanood yung videos ko. Based on my research, syempre, na-research ko din po yan, talagang kailangan kong magkaroon ng at least one video na mag-viral. We don't know when that will happen, pero for now, I will just continue to grind. Thank you for your encouragements. Kasi kung wala po yun talaga, from day one, suko na ako eh. Very slow yung development and yung growth ng channel natin. Kaya kung wala kayo, talagang wala na to. Matagal na. Next update! Regarding my daily uploads, it is a series din po on early writing naman. My tips on how to teach your child to write. And this one, I am very proud. Content-wise, I can really flex na maganda po yung content na pinublish ko on that series. So please do watch it. Nasa TikTok ko po yun and nandito nga po sa ating YouTube channel. And it's only 1 minute video, friends. Kaya please, marami po kayong matututunan doon sa series na yun. If you really want to teach your child to write early on nang hindi siya nahihirapan, hindi kayo nahihirapan magturo, at syempre, in a fun way. In connection to that, I got this idea. This is the third update. May pinafollow po kasi akong isang account sa Instagram. It is all about the Bible, Christianity, quotes, ganyan. And meron siyang monthlies, depende sa mood niya siguro, na quiz sa mga followers niya. All about the Bible. And I am so pumped every time na mag-upload siya nun sa IG stories, if you're familiar with that feature, yung quiz feature. So I decided to also try that with you. Para din to check kung ano ba yung alam na ninyo, kung ano pa yung hindi ninyo alam, at syempre kung napanood yung mga videos, kung malamang alam nyo na yun, just to review kung talagang nag-retain yung information na yun sa inyo. So yun po yung currently ginagawa ko. Nahihirapan po ako sa kanya. Nung nag-experiment ako on the quiz feature, hindi po siya gumagana sa Facebook account ko. Pero gagana siya sa Facebook page ko. Pero for now, nandito naman po sa Instagram account ko. Nakasave po siya sa aking highlights.
yan. At please participate. Bago nyo po tingnan, kasi binibigay ko po yung answer afterwards, ina-explain ko po. Kasi ayoko naman na kayong bitinin na sabihin na, oops, I know the correct answer, watch this video. Ayoko na po ng ganun, wala nang masyadong drama. Ina-explain ko na agad yung sagot, pero if you want further explanation, tips, tsaka chika ko, sana panoorin yung 1-minute video na pinrepare ko about it. I believe it's more fun that way, and kung kilala nyo po ako, I really love games. Kung napansin niyo po sa kwarto ko, meron po akong section na puro games lang. Hindi man may competitive. Siguro. I love games. I enjoy playing games. And at the same time, I enjoy making, curating games. If you didn't know, meron din po akong isa pang page sa Facebook called The Game Master. I'm the game master. Ginagawa ko po yan. I curate games for birthday parties, for wedding receptions. Ano pa ba yung mga nagawa ko na? For movie nights. Yun. I used to do that for fun. Kasi nga, for me, it's super fun. Kaya, please, sana po supportahan nyo itong mini quiz natin. Follow me on Instagram nga para makita ninyo when I post those quizzes. Hindi ko alam talaga kung ako lang yung ganito na excited for games. Pero sana kayo din. As our third update, the fourth one. Our new short series, like I mentioned, will be finally published next Monday. And yes, isasabihin ko na po sa inyo kung ano yung series na yon. Kasi masyado ko na binibuild up yung expectation ninyo and feeling ko baka ma-let down ko kayo. So ngayon na, sasabihin ko na kung ano yung series na yon. Ta-da! Things you need to teach your child early on. I decided na ito na yung next series natin to build on the previous episode of the early reading series, which doon sa last episode na yun, I kind of touched on the importance of the early years. Na talagang dapat, parents, early on, ituro nyo na po to sa inyong mga anak. Because like I mentioned, the early years are important and kung ano yung matututunan nila dito during the early years will have an impact. It will be retained in them for the rest of their lives. Whether negative or positive experiences yung naituro, na ibigay natin sa mga bata, may effect po yun sa buong buhay nila. I know you have heard this word, childhood traumas. And lately, I feel na masyado na lang yung nade-desensitize yung meaning. Kaya ayokong ginagamit siya too lightly. I don't want to judge some people kasi baka talaga alam nila yung meaning ng childhood traumas. I don't know if the others are just copying the influencers, using it kasi cool. I don't know their reasons behind it. Pero childhood traumas po are really true. Totoo po yan na nangyayari. And parents, sobrang laki po ng impact ninyo in either giving those traumas to your child or keeping them away from it. So, yun po yung naging inspiration ko din somehow in making the next series. So, watch out for that starting on Monday. Fifth update! Like I mentioned in the title, I did a book haul! This is only 10 books. Don't worry po. Marami pa po akong ibang books na nabili. They're over there. pero for my reading pleasure. And kaya po ako bumili ng books is because on the next series na gagawin po natin, on the things you need to teach your child early on, is the twist is I will pair it with some books that you can read to your child na related doon sa topic nga na gusto kong sana maituro ninyo sa inyong mga anak. Nag-tayos ba yun? So, may mga suggested books ako to read to your child. And don't worry, I'll be reading those books to you. I will be filming me reading those books para kung wala kayong copy na physical nun, you can still read it to your child. Don't worry, may option yun na i-mute ako kung gusto nyo kayo mismo magsalita. During the story time, I will just flip through the book. Mute nyo na lang po ako para kayo yung marinig nung anak ninyo habang nagkukwento. Actually, I'm doing this before pa na nagre-record ng mga books, me reading to them with Filipino adlibs, this series. At may mga response naman na maganda daw yon na sana gawin ko pa yon. And yan, ito na yung way na makombine ko yung pagbabasa ng book sa inyo, which I love doing, and makonect pa yun dun sa mga important topics na maituturo nyo sa inyong anak. So, kaya nga ako pumunta ng biblio para maghanap ng books dun sa topics na wala pa akong masyadong maraming variety about it, yun yung ginawa ko. Pero, wala pa rin naman ako masyadong nakita kasi I was distracted with other books.
But here are 10 books. I'm so glad I found them. My budget was 1,000 pesos. Yes, na-achieve ko po yun. 10 books, 1,000 pesos lang. Parents, mura na po yun. Did you know, pagbibili po kayo ng mga brand new books, nasa 300 to 400 pesos yung pinakamura na. Isang libro pa lang yun. Kaya 10 books for 1,000 pesos, sulit na po yun. So, I'll just go through this very quickly to share with you kung ano yung mga napili ko at bakit ko sila pinili. First off, dito muna tayo sa pinakamahal. Designed by God, so I must be special. And sadly, I bought this too late because the graduation message that I shared with my brilliant kids nung graduation namin, all about them being special. It is 199 kasi malaki siya, as you can see, and it is hardbound and maganda pa naman yung quality niya. Kaya I bought it. Talagang good investment na rin ito. Next one. This is the next book na somehow mahal. 149 siya. The Gift of Nothing. This is a very fun book. Nung binasa ko siya doon, dun sa Biblio, na na-curious talaga ako tapusin siya. Siguro ay kikwento ko to sa inyo some other time. Next one, 99 pesos naman tong dalawang to, If I Were a Grown Up. And this one is 12 Hats for Lena. Itong If I Were a Grown Up, it talks about community helpers. Kaya magandang book to if yun yung theme or topic ninyo. Pero with a twist ito. It's very fun. Pasok siya dun sa category ng books na fun. And it is interactive kasi split-page book siya. Like this. Sabi dito, If I Were a Grown Up, I would like to be a doctor. Pero there's a twist. Ito yung split page. Merong kalahating page lang. A doctor for aliens. For kids, fun po ito. Believe me. Next is the 12 Hats for Lena. This one, the concept na tinuturo nito is all about the months. Medyo mahirap pong ituro ang months sa mga bata kasi it requires memory. Kailangan nilang matandaan, January, February, March, April. So you can use songs pero you can also use a book like this. So every month, merong iba-ibang sombrero si Lena like this. And it is all related doon sa month na yon. So it is very fun and very relevant sa experience at sa knowledge nila. Most books po sa Biblio are priced 89 pesos and I bought 4 books. This one, The Mitten, is a classic one. So, meron na ako actually ganitong copy kasi ragged na siya. I bought this one for 89 kasi maganda pa siya. This one, nagustuhan ko to. Hindi ko to alam pero since it's Leo Leoni, he's one of my favorite authors, binasa ko siya and wow, ang ganda. Because tinuro din dito yung life cycle of a frog and it's all about friendship. And maganda po yung ending. Na meron kang mapupulot na lesson doon. This one I also like. Happy in Our Skin. It's all about accepting who you are, diversity, race. Kasi nga yung different colors of our skin. Lalo na if you are on the theme of, yun nga, diversity, multiculturalism. Pasok pong book na to. Another 89 pesos. Fine, 10 Little Bears. And this one is super fun. Hindi po siya interactive based kanyang material because it's just paperback. Pero, the way the pictures were illustrated, ang ganda. Kasi, you need to find the bear na dinidescribe niya. And, it's a counting book. May rhyme pa nga siya. Ang dami mapupulot, diba? Kaya, parents talaga, basahan niya yung mga anak ninyo. Counting book pa to, na tinuturo yung subtraction. Sobrang nagandahan lang talaga ako nung nakita ko to. The last two books are 50 pesos lang. The first one is, We Are All Alike, We Are All Different. The contrast of writing nung story na to, ang ganda. Plus, dumagdag pa yung illustration because they use two kinds. Pictures, real-life pictures, like this. May mga totoong kids. And may drawings din. You can read this when you talk about diversity sa kids, accepting others, being friendly, etc. The last book, When I Get Bigger. This one caught my eye because it is 50 pesos only. It's still good in its quality. And the word bigger. Sizes po kasi is a very important basic concept na kailangan tinuturo po natin sa kids early on. Kaya binili ko po siya. Pero what I also liked about this book is it's short lang. So those are the 10 books that I bought from Biblio. Hindi ko alam kung magkakaroon na kayo ng ideas somehow kung ano yung mga bagay na kailangan nyo ngang ituro sa inyong mga anak doon sa next series na ikikwento ko sa inyo through this book. Pero last update, I'm jobless! Ba't ako tumawa? Like I mentioned in the previous video na ito, nagsasara na po yung school namin. And since I graduated from college, ito na po yung work ko.
alam niyo po ba, never ko pong na-experience gumawa ng resume, mag-apply sa mga different schools or companies, at mag-job interview. This school, the Brilliant Kids, is the only one na talagang nag-work ako. At yun. So I'm still really praying kung saan ako dadalhin ni Lord, because I want to be honest with you, ayoko pong nang magtrabaho na aalis ako ng bahay. Yun yung pinaka-safest description. Dahil na-experience na natin ngayon yung ganitong setup na nasa bahay lang, pwede naman mag-work, yun po yung pangarap ko na ngayon. I don't know if I will share it with you in this video na kasi sobrang haba na, no? Pero I actually have a plan. Meron po akong plano kung anong gagawin ko in the next months to come, and I'm actually proud of it. It is the result of my sweat, tears, blood. May passion po talaga in teaching children. Siguro sa ibang catch-up video ko na lang ikwento yun sa inyo kasi masyado na itong mahaba din. Pero I will definitely share it with you because I need your support and I need your opinion din. I know malaking tulong po kayo sa gagawin ko pong ito. That is it. And sana excited din kayo dun sa new short series natin. Salamat po sa inyong patuloy na suporta. Again, thank you for 1,000 subscribers. Kung sino man po kayo, hindi ko man kayo kilala lahat, I am actually pressured to do my best. To keep on because of you. God bless po. Mahal ko po kayo.